Guys, welcome back again sa aming channel. And for today, magluluto tayo ng napakasustansyang ulam. Ito yung kalabasa. So, paano nga ba natin pasasarapin yung kalabasa? Napakasimple lang ito guys. Ipakikita ko sa inyo yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluluto nito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, i-click mo na yung subscribe button, pati yung notification bell, para ma-notify ka every time na mag-upload kami ng mga niluluto namin dito sa aming channel. So, ayun. Simulan na natin magluto. Ito guys yung mga ingredients na gagamitin natin. So magluluto tayo ngayon ng kalabasa. Sasarapin natin maigi itong ating kalabasa dish. So ito yung ating mga ingredients, ito yung ating kalabasa. So ayan, nahiniwa lang natin ito ng gantong kaliliit. Sibuyas, bawang, ito naman yung ating konting paminta. Konting paminta lang ilalagay natin. At toyo, at ito naman yung ating okra. Hiniwa lang natin ito ng maliliit na paislan. At ito yung gagamitin nating sardinas, kahit anong brand ay po pwede, kung yung available sa inyong mga tahanan. At gagamit tayo dito ng magdadagdag tayo ng ingredients, patatas, at saka ng bell pepper para mas masarap. At lalo na para mas masarap at mas maging creamy ito kahit pa paano, magdadagdag tayo ng hilaw na itlog dito sa ating lutuin. So yun lang yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng pinasarap na kalabasa recipe. So pwede natin itong simulang lutuin. So guys, nakapagpainit na ako ng mantika. Simulan natin itong lutuin. Ilagay na muna natin itong patatas. Hayaan lang natin ito na medyo maluto ng konti. So ito guys, dahil na half cook na yung ating patatas, lagay na natin itong bawang. Lagay na rin natin yung sibuyas. Kaya inuna ko yung patatas para lumabas ka agad yung aroma nito at yung aftertaste na tinatawag. Yun yung nagpapasarap lalo sa ating mga patatas kapag niluluto. Kailangan iprito nyo siya para lumabas yung talagang lasa nito. Ngayon, ilagay na natin ang sardinas. Pag talagay ng sardinas, lalagyan natin ito ng pampalasa. Ilalagay na natin ang paminta at saka toyo. At magdagdag tayo ng konting tubig. Tansyahin na lang natin kung gano'ng karaming tubig ang gusto natin ilagay. Sa puntong ito, ilalagay ko na ang bell pepper para mas lumasa na ito kaagad. Habang pinakukuluan natin ito. Isasabay ko na rin sa pagkulo, ilalagay ko na rin itong ating kalabasa. Kasi medyo matagal ng konti bago lumambot itong ating kalabasa. Pagkulo nito, saka natin ilalagay yung susunod na ingredients. Napakasustansya nito guys dahil at ang kalabasa maganda sa dugo, maganda rin sa mata. So pwede niyang i-maintain yung inyong linaw ng mata. So hindi naman niya kaya magpalinaw kundi i-maintain lang niya yung kung ano yung linaw ng inyong mga mata. So hayaan lang muna natin ito na kumulo. Ang mas magandang gawin natin, takpan natin ito. So ito guys, titingnan natin kung luto na yung ating kalabasa. Medyo malambot na. So sa puntong ito, pwede natin ilagay yung ating okra. At haluin lang natin ito para balanse ang pagkakaluto ng bawat isa. Importante kasi sa mga lutuin na palagi itong hinahalo. Para maiwasan natin yung merong parting matigas, merong parting napakalambot. Ngayon sa puntong ito, dahil nahalo ko na ito, tatakpan ulit natin ito. Pakuluan natin ng hanggang mga 3 minuto saka ilalagay na natin yung itlog at lalasahan na natin. Ito guys, muli natin haluin bago natin ilagay yung itlog. Siguraduhin natin na walang sasamang shell. Pagkalagay ng itlog, haluin natin ito. Siguraduhin natin na halo natin na maayos para lahat ay nalagyan ng itlog. Na-mix siya maigi, kumbaga.
para yung lasa nito talagang pantay. Napansin nyo? Namutika agad. So yun yung itlog. Pwede kayo mag-add dito ng sili kung gusto nyo na maanghang. Ngayon, tikman natin. Tingnan natin kung may kulang sa alat o kulang sa lasa. Saktong-sakto lang yung alat nito. Kaya napakasarap na ulam. So ayan na yun. Luto na yung ating kalabasa sardine. So ganoon lang kasimple magluto nito. So yun guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto nito. Yan, sana na-enjoy nyo yung kahit paano yung aming pagluluto. So yan, huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para updated kayo sa lahat ng aming mga niluluto. Patungkol sa mga tipid lutuin tips para makatulong sa ating mga mamamayang gusto makatipid sa pang-araw-araw nila mga ulam katulad namin. At yon, shoutout tayo sa lahat ng mga ating mga subscribers, viewers, OFW around the world, and especially sa ating mga frontliners. So yon, magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pa mga videos. Keep safe and God bless!